Welcome to my YouTube channel. Bago ko ituloy ang topic, pindutin mo muna ang subscribe dyan sa baba. At hit mo rin ang notification bell para updated ka sa mga video uploads ko. Tirahin mo na rin ang thumbs up, kasi baka tirahin pa ng iba. Huwag ka rin papahuli sa comments kung sino ang mga iboboto mong senator. Topic: ang 10 senatorial bets ng Marcos Duterte slate. Ang 10 senador na kasama sa listahan nila Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte. Ang listahan ay kumakatawan sa pinaghalong mga batikan at napatunayang personalidad sa politika na naging mahusay sa kani-kanilang mga larangan. Una sa listahan ay si Deputy Speaker Rodante Mark Oleta, pinangalanan ng Unity Mang House Lawmaker bilang unang pinili nito. Nakilala siya ng husto sa pagbabawas ng budget ng Commission on Human Rights sa 1,000 piso noong 2017. Si Mark Oleta ay kilala rin sa pamamahagi ng anti-parasitic na gamot na ivermectin sa kabila ng mga babala na walang sapat na pagsusuri upang suportahan ang paggamit nito upang magamot ng COVID-19. Kabilang din siya sa mga mambabatas na hindi sumang-ayon sa prangkisa ng ABS-CBN. Lawyer Larry Gadon. Si Gadon ay isang law practitioner. Sinuspinde ng Korte Suprema nitong Enero 2022 at baka na ma-disbar dahil sa isang video na napagsalitaan niya ng masakit ang mamamahayag na si Raisa Robles na naging kontrobersya. Si Gadon ay idinagdag ng Uniteam. Tumulong din siya sa Marcos team sa loob ng maraming taon at dahan-dahang umakyat sa senatorial survey. Nakilala rin si Gadon dahil sa pagmumura sa mga taga-suporta ni dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno at tinawag silang tanga. Gusto rin niyang ibalik ang pangalang Manila International Airport o MIA na ginawang Ninoy Aquino International Airport. Tumakbo siya sa eleksyon noong 2016 para sa isang pwesto sa Senado ngunit di nanalo. Ngayon 2022 ay muling tumatakbo sa para maging senador na posibleng manalo. Senator Juan Miguel Zebiri. Ang pagdaragdag ng re-electionist sa slate ay nagpalakas sa matatag na posisyon ng unity ticket sa Mindanao na tinatawag ng Unitim na Families. Ito ang ika-apat na pagsama ni Zebiri sa isang talaan ng Senado. Bagamat tumatakbo bilang independent bet, nasa senatorial slate din siya ni Vice President Lenny Robredo. Ngunit pinagtibay ng slate ni Senate President Vicente Soto III at Senator Panfilo Lacson. At may suporta ng pakpak ng PDP laban sa pamumuno ni Senator Manny Pacquiao. Una siyang dumating sa Senado noong 2009 ngunit nagbitiw noong 2011 sa gitna ng mga alegasyon ng dayaan sa elektoral. Tatlong termino siyang nagsilbi bilang kongresista ng Bukidnon at pumalit sa kanyang ama na si Jose Maria Zebiri Jr. na ngayon ay gobernador ng Lalawigan. Former Public Works and Highways Secretary Mark Villar. Madaming natapos na proyekto sa Build 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 program sa Administrasyong Rodrigo Duterte. Ang tagapagmana at kilala sa angkan ng Villar. Ang pag-endorso ni na Marcos at Duterte na susunod rin sa hakbang ng pamilyang politiko na makakatulong sa Uniteam. Sakaling mahalal siya, makakasama ng nakababatang si Villar ang kanyang ina sa Senado na lumabas bilang frontrunner sa 2019 senatorial race. Congresswoman Loren Legarda. Si Legarda ay nagbabalak na makabalik sa Senado. Sa kanyang paghahain ng Certificate of Candidacy, sinabi niya na sa kanyang malaking karanasan bilang dating mayorya na pinuno. Bilang senadora sa loob ng tatlong termino kung saan gumawa siya ng mga batas para matulungan ang mahihirap noon at mas makakapagbigay siya lalo ngayon na sa panahon ng pandemya. Bago naging Deputy Speaker ng Kamara ay pinangunahan ni Legarda ang Finance, Foreign Relations, Economic Affairs, Environment at Climate Change Committee sa Senado. Former Palace spokesperson Harry Roque. Sinabi ng dating human rights lawyer noong Disyembre na ang grupo lamang ni Marcos ang gusto sa kanya. Nauna niyang sinabi na tatakbo lamang siya kung si Duterte Carpio ang pumutok sa pagkapangulo. Siya ay naruroon sa karamihan ng mga caravan ng Uniteam. Dalawang beses na hinirang si Roque bilang tagapagsalita ng Pangulo. Tinangka niyang tumakbo bilang senador noong 2019 ngunit kalaunan ay umatras at bumalik bilang tagapagsalita ng palasyo. Nabigo rin siyang makakuha ng pwesto sa International Law Commission.
Former Senator Jinggoy Estrada. Sumali siya sa Uniteam Caravan noong Disyembre kung saan tatakbo daw siya sa ilalim ng Marcos Duterte Carpio Slate. Napansin ni Marcos ang record ni Estrada bilang isang senador kung saan nagpasa siya ng maraming batas. Sadly, he earned the ire of our friend at the Malacanang earlier, that's why his career was derailed. But now, we will help each other to bring him back to the Senate to serve again. Hindi malinaw kung ano ang tinutukoy ni Marcos. Sinampahan at nakulong si Estrada ng mga kasong plunder at graft na may kaugnayan sa pork barrel scam noong 2014 kung saan inakusahan siya ng pagkakamal ng 183 na milyong piso halaga ng kickback sa pamamagitan ng paglaloan ng bahagi ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF sa mga huwad na Pound Asian. Pinayagan siyang makapagpiyansa noong 2017 pagkatapos ng 3 taong pagkakakulong. Former Defense Secretary Gibo Teodoro. Si Teodoro ay dati ring kongresista ng Tarlac na nagsilbing defense chief noong termino ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tumakbo siya noong 2010 presidential elections ngunit natalo. Inendorso ni Duterte Carpio ang bid ni Teodoro habang nagpahayag siya ng kumpiyansa na mananalo siya sa halalan sa Mayo. Senador Sherwin Gatchalian. Ang re-electionist ay unang nahalal sa Senado noong 2016 mula sa pagiging kongresista noon ng Valenzuela City. Umupo siya bilang kinatawan ng lungsod mula 2001 hanggang 2004 at muli noong 2013 hanggang 2016. Sa pagitan ng mga taong iyon, siya ang mayor ng lungsod. Ang kanyang pamilya ay humawak ng mga nangungunang posisyon sa lungsod kasama ang kanyang mga kapatid na sina Wes at Rex na gustong lumipat sa susunod na taon bilang mayor at kongresista. Sa Senado, si Gatchalian ang namumuno sa Committee on Education at ang Komite sa Enerhiya. Former Quezon City Mayor Herbert Bautista. Ito ang unang bid para sa isang pambansang pwesto para sa 3 terminong alkalde ng pinakamataong lungsod sa bansa. Ang Quezon City. Siya ay isang lokal na punong ehekutibo mula 2010 at nanalo ng muling halalan noong 2013 at 2016. Kilala sa Philippine showbiz bilang Bistek. Si Bautista ay bahagi rin ng slate ng Lacson-Soto tandem. Nanguna sina Marcos at Duterte Carpio sa pinakabagong Pulse Asia pre-election survey noong Desyembre taong 2020. Ang pangunguna hanggang sa 2022 na botohan ay nakita ang pagbuo ng isang koalisyon sa mga pinakamalaking political clans ng bansa. Estrada's PMP. Marcos Partido Federal ng Pilipinas. Duterte Carpio's ugpong ng pagbabago, at Macapagal Arroyo's Lakas Christian Muslim Democrats, ay lumikha ng isang alyansa para suportahan ang bid ng Uniteam. Kaya bago ka umalis, baka nakalimutan mo mag-subscribe sa baba. Hit mo rin ang notification bell para updated ka sa topic. Like o thumbs up, huwag kalimutan at comments ka na rin para masaya. Salamat po.